Natagpuan ang chinop-chop ng katawan ng isang engineer sa Bacoor, Cavite isang buwan matapos siyang patayin. Muntik pang makatakas ang suspect kung hindi agad nakahingi ng tulong ang kapatid ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Apat na sakong may malamang chinop-chop ng katawan ng tao. Ang natagpuan ng mga pulis sa Bacoor, Cavite kaninang umaga. Tumambad ang pugot na ulo at pang itaas na bahagi ng katawan. Pero nawawala ang binti at paa ng biktima. Naagnes na rin ang bangay ng matagpuan. Sa kabila niyan, positibong kinilala ang chinap-chap na biktima na si Engineer Napoleon Fernandez, 61 taong gulang. Kwento ng kanyang kuya na galing pang Cebu, kinutuban daw siya nang hindi makontak ang kapatid mula pa noong isang buwan. Nagtataka po ako, bakit ang kanyang cellphone, kiriring na kiriring, kaya kasi yung describe din hindi ma-reach. Tapos, yung kanyang landline, tawag din po ako ng tawag, kiriring na kiriring, walang sumasagot. Nagpasaklolo ang kapatid ng biktima sa mga pulis sa Cebu, na siya namang nakipag-coordinate sa mga otoridad sa Bacoor, Cavite, kung saan siya nakatira. Nang pumunta ang mga pulis sa bahay ni Napoleon, inabutan nilang paalis ang atiwalang si Romnick Bombeo. So, kinausap kung anong... kung nasaan yung si engineer, ang sabi niya po ay out of town. Sinubukan pang magdahilan ni Bombeo noong una, pero nang buksan ang dala niyang bag, tumambad ang halos 5 milyong pisong halaga ng cash at iba pang mga gamit. Yung pera po at saka mga alahas ni victim and IDs and ATM cards. Inaresto sa kasong qualified theft si Bombeo at isinalang si interrogation. Dito pa lang siya kumanta sa tunay na sinabi ni Fernandez. Nagtatalo po sila habang umiinom siya. So, eto daw po si victim, chinallenge siya na, sige, patayin mo ako. So, dali-dali ang kinuha ni suspect po yung samurai, sinaksak si victim ng 2 beses. Kinabukasan pagkatapos patayin ng biktima, dito na raw chinap-chap ni Bombeo ang engineer at saka sinako. Sumakay siya sa jeep, 5 to 7 times niyang hinapot yung katawan ni victim. Galit na galit ang pamilya ng biktima sa suspect, lalo't malaki ang tiwala dito ng engineer. Sa katunayan, ginawa pa siyang katiwala sa negosyong paupahan at binigyan ng apartment unit. Napakasakit yung ginawa niya sa kapatid ko. Tinatadya, kinatay niya. Ano hayop? Sinampa na rin ang kasong murder ng suspect at iniimbestigahan kung may mga kasabot pa sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging bilis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.